dito lang. Well, again, I am. Magandang hapon. Ako tubig mo, anak. Ito, oh. Ay, wala nang naman yung tubig mo, anak. Oh.
tubig mo, Bibi. Ako po si Grace, 22 years old. May isang anak, magdadalawa po. Ito pong anak po, dalawang taon na po. Anong pangalan niya? Mark Grace. Tapos, buntis ka pa? Okay. 6 months po yung pinag-buntis. Nag-buntis mo. Bali, Grace, ilang taon ka nung nabuntis ka? Ano po? Mga 19. 19 years old? Kasi napunan po ako ng dalawang beses. Ano nga pala trabaho ng mga magulang mo? Yung mother ko po, nakikilaba po pag may magtatawag sa kanya, punta po siya. Yung father ko naman, nag-aaral lang sa bukid. Pag may magpapalinis yung mga bukid nila, po siya. Buti pumayag sila na mag-asawa ka na sa murang edad. Yun nga po noon, hindi ko po sila sinunod. Nagalit sila. Ano na lang yung ginawa mo nung nagalit sila? Wala po. Umalis po kami dito sa bahay. Bakit mo pinili na mag-asawa ng maaga? Hindi ko lang po kasi alam. Basta-basta na lang po ako yung napamahal. So sa ngayon, may pamilya ka na. May pinagsisisihan ka ba? Meron po. Yung kung hindi pa ako nakapagtapos. Napag-aaral. Ano sa aming pangarap mo? Teacher po sa ngayon. Teacher? Bali, ilang kayo magkakapatid? 9 po kami magkakapatid. Pang-anong po ako sa mga kapatid ko. Ano naman yung trabaho ng asawa mo? Nung nagsasama po kami, nagbubuti bakal lang po siya. Tapos nung gipitan po, bininta po yung pulong-pulong niya. Kasi wala rin naman po kukuha. Tapos pag wala po siyang puna, naghahanap na lang po rin. Mag-ano sa kanya pag may magpapagawa ng bahay, ganyan. Bumuputa naman po siya. Eh ngayon, anong trabaho niya? Wala po. Kailan lang po nung nakaraang araw po may nagpalinis po sa bukid na magdamo. Nakaano naman po siya ng 250. Eh paano yan? Kung malapit ka ng mga anak, anong gagastusin niyo sa pangarap niya? Problema pa namin. Naka-isang check-up alam po ako. Wala pa po ako ng ulasan. Tapos hindi ko pa po nabili yung mga vitamins. Mga vitamins para sa sa baby? May binigay pong resita sa akin. Kaso wala nang buong pambili. Nandiyan na po, nakakabo. Marlo.
ako ko si Grace. Ilan taong ka na? 33 years old. 33. Paano mo binubuhay yung pamilya mo? Kung may magpapatanim, ganyan. Kaya, minsan nagkakalakal. Eh ngayon, wala na akong pangkalakal kasi wala na yung kulong-kulong ko. Na, kwan na, nabinta na. Eh, paano naman kayo? Paano kayo nakakaraw sa isang araw? Minsan po ngayon, umaasa pa lang po kami. Wala nga pagkakitaan kasi nabenta na po yung kulong-kulong ko. Eh, sunod-sunod naman po kasi yung tragedyang dumating sa akin. Bakit? Ang una po, namatay yung father ko sa 2020. Tapos 2020 din namatay yung kapatid ko. Tapos itong 2022 namatay din ang mother ko. Kaya lahat na eh, ano namin. Kaya walang natira sa amin. Kaya ngayon, isa lang sa hirap. Kasi walang panghanap buhay ngayon. Nabenta naman lahat. Eh, paano yan? Buntis pa yung asawa mo. Nga po, hindi pa kami makapag-ipon kasi wala pang mapasukan ng magandang trabaho. Tapos, nag-aalala nga ako. Minsan pa lang nagpapikap yung asawa ko. Ipanganganak na itong April. Kaya, wala. Maghahanap-hanap muna. Kung may makakalakal sa bayan, makakalakal muna. Ganyan. Para mabuhay lang. Iraw sa araw-araw. Kahit wala ko ano kapag minsan, hanap pa rin. Mami, dito kayo nanunuluyan natin. Pinagkakalugan namin kasi hindi ko makumakain. Bali to ate, inupahan nyo lang. Grace, papaano kayo, ano? Papaano kayo natutulog dito? Yung dalawa po kami dyan ng anak ko, tapos nagbabalik pa ako dito ng carpool. Hindi na po rin yung asawa ko. Para sa asawa mo? Ah, sira na yata yung ano yung kutsyon sira nyo. Sira na po yun. Sige nga, patingin nyo ako. Butas-butas na po yun, tapos yung ano po, yung alambre na lang. Yung alambre na lang? Apo. Kumain. Ano to? Tapos ito lang yung mga gamit nyo? Opo, ito lang po yung mga gamit namin. Mga plato. Tapos dito, lahat talaga kayong gamit. Punti lang po yung gamit namin. Hindi kayo makabili. Wala lang pang bili. Eh, yung gamit ng anak mo, wala ka pa. Wala pa po. Kahit isang akong gamit, wala pa. Bali, magkano naman ate yung binabayad nyo dito sa pangupahan nyo lang? Binabayad po namin dito buwan-buwan 500 po. Wala pa po doon yung kuryente. So, na nababayaran din po nasa 300 po. Pag magkano po yung bill na lalabas pag iaano po sa amin, i-divide din ba? Opo. Bali, nakakapagbayad naman kayo o buwan-buwan? Sa kuryente nga, hindi na ako kami nakapagbayad, baka puputulan na po kami ng kuryente. Bali, saan naman kayo nag-CCR? Tsaka kumukuha ng inumin? Sa labas po. Tapos yung inumin po. Sa ano po, puso ng kapitbahay namin sa kabila po. CCR.
dito sila kumukuha ng inuwi nila. Tungkol sanang magkaroon ng tindahan kaso wala po pong pangpuhunan. Ang pag may nakikita po yung asawa po, sakto lang po lang sa amin. Para naman po sana may pinakukuhanan ako ng araw-araw. Baka sakaling makaipon ako ng pang-check up ko, pang sa makaanak ko ako. Wala po sana gusto po kahit kunting tindahan lang po. Ito Grace, may tatanong lang ako, huwag kang ma-offend ha. Ilang taon ka noon nung nakipagtali ka sa boyfriend mo? Nagsama po kami noon nung 19 years old na po. Pero nagtikita po kami mga 15 years old po ako. Yes, nag-aaral pa lang ako sa Central. High school pa lang noon? Hindi po. Nung nag-high school na po ako, doon na kami madalas na nagkikita. So, 15 years old, nakikipagtali ka na? Nasa high school na, doon na po, doon kami nagkikita. Hindi ko na po namalayan. Nakalimutan ko na po yung pag-aaral ko. Eh, hindi ka nakapagtapos. Pero kung tutuusin, gusto mo mo talaga yung pagpatuloy sana yung pag-aaral mo. Kaso, andyan eh. May dalawa ka ng anak. Magdadalawa na. Sila na lang po yung magpatuloy ng
mga hindi ko po na ituloy noon, sila na lang po magtutuloy. So, napaka-importante talaga ng sex education para sa mga kabataan. Kaya nga. Oh. Kasi marami ang mga kabataan na hindi nakakapagtabos dahil hindi nila alam kung anong gagawin. Kaya nga. So, marami talagang mga kabataan na nabubuntis ng maaga. Mm. Dahil kulang sila sa kaalaman. Kaalaman. O, sige Grace, ito na lang para hindi ka na malungkot. Yes. Meron kaming ano, meron kaming regalong ibibigay para sa inyo, ha? Masyadong maano si Grace, ano? Mababaw yung ano niya. Luha niya. Luha, o. Oh. Sige. Ito, sir, oh. Paano na lang? Yan, 5 sacks of rice. Sige. Dahil mga bata, oh. Hello. Ayan, 5 sacks of rice. Yes. Ito yung sinasabi ko kanina na ano, may regalo kaming ibibigay. So, kanino ba nanggaling to, mga comrade? Kanang galing to kay Comrade Mark at sa ating mga contributors. Yes. Yeah. Salamat po, Sir Mark. At saka sa mga contributors. Salamat po. Maraming salamat po. Maraming tulong po sa amin dito para sa pang-araw-araw po namin. Iyak na naman natin. Iyak na naman. Iyak na naman si Grace. Ngayon, tears of joy na. Kaya nga eh. Lalo pa wala kang trabaho. Ha? Naiyak na naman. Maraming tulong po sa amin po, Sir Mark. Salamat po sa lahat. Hindi nila po problemahan yung araw-araw na isasaing nila. Ayan. So, dahil wala pang trabaho si Sir, ano? Ayan. Naiiyak na naman si Grace. Ayan. So, ano bang may papayo natin kay Grace? Siyempre, may papayo natin kasi ito yung madalas na pinapayo sa mga kabataan na huwag muna nilang sundan. Sa pangalawa na rin yan, di ba? Tsaka parang hindi rin kayo mahirapan. At siyempre, ang mga bata. Kaya nga, oo. Kaya mag-family planning. Yes. Okay, so, ayan. Limang sako ng bigas. Okay, so maraming salamat din sa inyo sa pag-istorya ng inyong buhay. At congratulations, 5 sacks of rice. It's all yours now. Yes. Sige, so salamat. Thank you. Sige. Alam, mauna na kami, ha? Bye-bye. Magpapalit-palit man tayo ng presidente kada 6 na taon, may magbabago ba? Walang magbabago sa ating lipunan dahil ang politikal na sistema ay nananatiling baluktot at bulok. Isa kang hunghang kung ikaw ay naniniwala na ang iyong idolo ay kayang iahon ang mga mahihirap mula sa burak ng kahirapan. Walang presidente ang kayang iahon sa kahirapan ang buong sambayan ng Pilipino. Ang natatanging solusyon ay ang progresibong rebolusyon. Isang progresibong rebolusyong ekonomiko, kultural at politikal. Ang pagbuwag sa lumang baluktot at bulok na pundasyon kapalit ang bagong sistema na tapat at may malasakit, hindi lamang sa iilan kundi sa buong sambayan ng Pilipino.
Mark said that he has all the rights to report, to express his opinion and expression, according to the 1987 Constitution Bill of Rights. Hello, Agnes. Kamusta naman? Kamusta naman yung New Year nyo? Ito, ate. Okay naman po. Maraming salamat po sa tulong nyo at nakatulong po talaga yung bigas para sa amin. Maganda po yung pagpasok ng New Year natin. Ayan. Natutuwa kami sa, ano, sa nasabi mo. Alam mo ba kung bakit kami nandito, bumalik sa'yo? Hindi po, ate. Ayan. Kasi may dala-dala kong magandang balita para sa'yo. Pero bago yun, tatanungin muna kita, kung bibigyan ka ng puhunan, ano yung negosyo na naiisip mo? Para sa akin po, ate, yung pagtitinda po ng isda. Pagtitinda ng gulay, pagtitinda ng mga butas po. Bali, mag-iikot-ikot ka? Opo, mag-iikot-ikot po. Para po may income araw-araw. Ayan, so, bago yun, may mga katanungan muna kami para sa'yo. Meron kaming tanong, ito. Omrad, pakitanong sa kanya. Ito yung unang tanong. Ang yumaman ka dito sa Pilipinas o yumaman ka sa Amerika? Ano yung gusto mo? Dito po sa Pilipinas. Bakit? Kasi po, dito po ako pinanganak. Dito ko po dapat pagtatagumpayan kung magtatagumpay po. Very good. Ito, pangalawang tanong. Kung magkakagera sa pagitan ng Amerika at China, kanino ka kakampi? Sa Amerika po. Bakit? Kasi sa Amerika, malalaki yung mga dun eh. Mga parang nasa pader ka. Parang malakas ang ano. Malakas ang pwersa. Malakas ang pwersa. And ito pa, sa tingin mo, may pag-asa bang yung mama ng bansang Pilipinas na kasing yaman ng Amerika? Mayroon natin. Kung kisikap ang mga tao, hindi sila yung parang umaano lang sa mga utang. Dapat magsikap po sila para yumaman. So you're meaning yung mga tao, which is the bansa, anong masasabi mo? Sa bansa ate, kung walang kuhap, talagang yaman. Oo. Then next, halimbawa ay single ka pa at walang anak. Ang magkaroon ng boyfriend ng gwapong Pilipino o gwapong Amerikanong puti? Bakit? Kahit gwapong Amerikanong puti ate. Bakit? Please, nakasandal ka na sa pader. So parang ano? Practical. Yes. Yun ang tawag. That word, yes. So, ito pa, meron ba? Halimbawa ay single ka pa at walang anak. Ang magkaroon ng boyfriend na Pilipino o na maputi o Pilipino na maitim? Bakit? Pilipino na maitim. Bakit? Eh kung maputi, kung puro papogi lang naman eh. Eh kung yung maitim, kung masipag naman siya, bibilad ng araw para lang makapagtrabaho. O diba, hindi doon na lang ako sa maitim. Hindi ka nakabase sa good looking. Hindi. Sige, next. Last question. Halimbawa ay single ka pa at walang anak. Ang magkaroon ng boyfriend na Amerikanong puti o Amerikanong negro? Amerikanong negro pa rin. Bakit? Doon pa rin ako. Ika nga nila. Pagka maitim, mas maganda. O, diba? Eh, pero din, syempre, sa negro, talagang kulay na talaga nila yun. Doon pa rin ako. Hindi ako nakabase sa mga nublo tatayon na yan. Doon pa rin ako. Oh, hindi siya attracted sa ano, sa mga mapuputi. Yan, maraming salamat sa mga sagot mo. So ayan ate, ito na. Ito sana yung ano, yung pinibibigay ni Comrade Mark sa ating contributor makatulong sa iyo. At sana yung sinasabi mong negosyo mapalago mo. Inaasahan namin 'yan, okay? Sige, ito Comrade, pakibigay na lang. So, ganito mo yung kamay mo. Nako, dami niya, no? Sabayan mo ako, ha? Ah, sige. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
48,200. Yes! Salamat po yan. Maraming maraming salamat po. Maraming tulong na po to para sa amin po. Nak, 48,200. Yes! Salamat po yan. Maraming maraming salamat po. Maraming tulong na po to para sa amin po. Nak, welcome, welcome, welcome. Para sa anak mo, tsaka para sa'yo na rin. Opo. Yan. Ayos lang, ayos, ayos. Tears of joy. Oo. Welcome. Para ano na, meron ka ng ano, meron ka ng pang-negosyo. Opo. Diba? Salamat po, malaking tulong para sa ito ko yun. So ito kay Comrade Mark, sa ating mga ano, taga-subaybay sa ating contributors. Magpasalamat ka. Para po sa kanilang lahat. Maraming maraming salamat po. Papalaguhin ko po ito. Kasi para sa negosyo po. Hindi ko po kayo bibiguin. Well, sana. Salamat din, salamat. Yan. So, maganda ang pasok ng ano? Oo nga. New Year mo, ha? Opo. Sige. Okay lang yan. Kahit ko paano, meron ka ng ano? Makakapag ano simula ka na. Oo. Pang-umpisa. Bagong taon, bagong buhay. Yes, definitely. Ayan. Hindi niya inaasahan, you know? Ang hirap talaga dun yun, no? Yung hindi mo inaasahan, okay, ano? Tapos may lang may darating sa'yo. Kasi sabi ko pa nga, magmaman nila na lang ako, iwan ko din yung bagay. Bakit? Bakit mo naisip yun? Magtrabaho po ulit. Ah. Kahit may trabaho yung asawa ko, siyempre, ang hirap. Kulang pa rin. Kasi 350 lang nun eh. Mm. So bali nakahanap na ng trabaho. Oo, magbigad ng mais. Sayang ano? Daya po, gatas. Sain, meron naman na eh. Ayan. Tsaka ang ulam natin. Mga mahalang mga bilhin. Kaya nga, oo. Ang ulam, di ba? Pati mga sabon pang laba, mahal-mahal. Kaya balak. So, ayan, maraming salamat nga po pala kay Comrade Mark sa ating mga contributors. And, Agnesa, ikaw lang bahala dyan na sana din ay mapalago mo kung ano man yung naisip mong negosyo. Salamat po. Salamat din, salamat. Tuwan-tuwa siya. Sige. Kaya pala katok yung ano, lizard sa bahay namin. Ang dami yung katok eh. Parang sign, ano? Sige. Sabi ko, makakapera ko. Tama. Sige. Salamat, kuya. Welcome. Sige. Sige, bye-bye!
Thank you.